Hi guys, welcome to my channel. My cargo is there. Bye from Bahrain to Philippines. Bye bye cargo. Ayan, mag-enjoy na po sila sa aking padala. Kuya! Kuya! Salamat! Pilipino din po yung nag-pick up ng aking cargo. Ayan. Meron po akong second box na empty. Ayan po. Kasi hindi siya na puno. Magpapadala po ulit ako. Kasi hindi nakasama yung printer ng anak ko at saka yung kanyang mga groceries. Hindi po nadala. Kaya ngayon po, I have a second wave. Second batch po ng aking cargo. After maybe after 2 weeks, meron na naman akong isa pang box. Guys, thank you so much for everything. God, thank you so much God for everything. Ayan. Ayun na, ngayon lang po umalis ang aking box. Hallelujah. Ayan. Napagod na po ako magano. Naglinis muna ako ng garahe. After ko maglinis ng garahe, tumawag na po sila. Exactly. Ayan guys, papasok na ako guys sa loob at nakaalis na po ang aking box. Thank you at wala pa yung aking madam. Ayan, papasok na ako guys. Salamat, I have another box here. I will put inside my box. Wait. Wait guys. Ouch. Ayan. I have another box guys. Ayan. Papasok ko ulit dito. Kasi meron pong hindi mga nakasama sa aking cargo. Ayan pa po. Meron pa po kong mga hindi na sa aking box. Here. This one. At ayun. At ito pa. Ayan guys. I have another one. Not only one, but two. Ayan. Thank you, Lord. At meron akong another box. Salamat po. Hallelujah. Napakabuti ni God. At alam nyo, binigyan po ako ng discount. Supposed to be... Malaki po yung babayaran ko. Kaso nilibre nila ako sa plastic. Nilibre nila ako sa plastic at binigyan pa ako nila ng discount na card. Ito po ay ang salamat card. At binigyan ko din po sila ng pangmeryanda. Ayan. Thank you. I'm done for my salamat card. Binigyan nila ako ng discount, guys. Napakabait ang ano, ng Pinoy. Mga Pinoy po sila. Ayan. Sabi ko, kuya, nagbablog ako. Sabi niya, oh my God, hindi kami magnanakaw. Sabi ko, hindi kasi nakailang padala na kami sa kanila. Siguro mga 4 times. Okay po ang service ng Felix. Maganda. Ayan. Ayan, guys. We are happy. I'm happy kasi marireceive na po ng aking family yung aking pang Christmas gift sa kanila. At on October, uwi po yung aking daughter. At marami na naman po siyang mga dala-dala kung ano-ano. Ayan, I'm happy. I'm blessed, God. Thank you so much. At for now, magluluto po ang madam ko ng mashed ribyon. Nilinis ko po yung ribyon. Tinanggalan ko na po siya ng, ayan, yung sa likod niya. Yung parang sinulid. Tapos, ayan, nakaready na po. Ang madam ko po ang magluluto niya. Ayan, for now. She's the one who will cook for today. Ayan, guys. Tapos na po ko. Maglilinis ako sa taas. Inaantay ko lang yung boss ko na magising. Kasi, as of now, 12:30, he's still sleeping. Kaya, guys, gumawa lang po ako ng vlog. Pinakita ko sa inyo na nag-bye-bye na ang aking box.
Nagpaalam na siya sa akin. Ay, thank you, Lord. For everything. Thank you so much. Ayan. Masaya po ang pakiramdam ng isang OFW na nakakapagpapakargo. Nawawala, nababawasan yung lungkot, yung hirap at pagod kasi parang nagkakaroon ka ng pakiramdam na iniisip mo mentally na, oh, for this day, kung nandun ako sa Pilipinas, siguro hindi ko to mabibili, siguro nandun lang ako, nakanganga sa Pilipinas, di ba? Kasi iba po talaga, sa totoo lang, mahirap maging OFW at mahirap po mag-abroad na mapawalay sa pamilya mo. Pero kung kakayanin mo pa naman, kaya ng isip mo, ng katawan mo at ng lahat, kung kaya mo pa magtrabaho, why not, di ba? Kailangan malakas lang ang loob. Ang nag-a-abroad po, hindi pwede yung patay-patay at mahina ang loob. Kasi pag mahina ang loob mo, matatalo ka na ang isip mo. Lagi kang iiyak, malulungkot ka. Pero pag sinamahan mo po ng dasal, at syempre, kailangan na may ano ka talaga eh, determinasyon. Kasi pag mahina talaga loob mo, wala, hindi ka tatagal. Ako po, awa ng Diyos, 6 na taon na dito sa Bahrain. Kasi mas okay po kasi ngayon dahil, 'di ba, may ano na, social media, may internet, lagi kayo nag aano, may kontak kayo sa bawat isa. Parang hindi na siya kagaya na sulat lang. Ngayon okay na, parang magkakasama lang kayo. Ayun. Sa ilang taon ko na po dito, 4 years po ako na hindi nakakauwi ng Christmas. Sana ang wish ko po na makauwi na rin ako. Ang ano ko kasi, ang finish contract ko kasi is 2023. Sana Christmas na rin ako sa Pilipinas. Ayan. At masaya po ako kasi uuwi na yung anak ko, mayroon ng mag-aasikaso sa bahay. At tuloy lang ang buhay, di ba? Hanggat kaya ko pa, magtatrabaho talaga ako. At ang gagawin ko naman po para hindi naman po ito para sa sarili ko. Sorry. Ang ginagawa ko naman po ay hindi naman po para sa sarili ko. Kasi may nag-aaral pa akong anak. May isa pa po akong 15 years old na nag-aaral. Yung tatlo, hindi na nag-aaral. May mga kanya-kanya na silang trabaho. Yung anak ko pong bunso, ayun ang ipupush ko po na makatapos ng pag-aaral. Ayan, on November, sana ang plano ko makabili ng laptop para sa kanya. Kasi 2 times na siya humingi ng cellphone. Yung unang cellphone na bagsak, yung pangalawang cellphone, wala daw pong Google. Tapos bumili ako ng another one. Ngayon, kailangan niya po ng laptop. Sabi niya lagi daw siyang late, hindi siya nakaka-present. Tapos sabi ko, sige, magpakabit ka ng internet. May internet na po sa bahay. Ayan. Okay na, awa ng Diyos, yung trabaho ko na ginagawa. Sabi ko sa kanya, tumbasan nyo. Hindi yung ako nagpupursige dito, kayo naman hindi. Kaya sana lahat, pare-pareho, pantay-pantay lang tayo. Kung nagpupursige ako, magpursige din kayo para sa sarili nyo. Ayan. Awa ng Diyos naman po. Okay naman, wala namang problema. Hanggang dito na lang, guys. Thank you, Lord, for all the blessings. Don't forget to share, like, and subscribe on my channel. Bye. I love you all. Mwah, mwah, mwah.